Umabot sa 100 bahay ang natupok ng sunog sa Santa Ana sa Maynila kaninang umaga. Hanggang ngayon, hindi pa malaman saan muna mananatili ang mga apektadong pamilya. Para sa iba pang detalye, nasa linya natin mula sa Maynila, si Mon Gualvez. Mon, ano ba ang update dyan? Anong oras ba naapulay ang sunog? Luis, pasado alas 12 ng tanghali, diniklarang far out itong malaking sunog dito sa Santa Ana, Maynila, kung saan aabot sa 100 bahay ang mabilis na natupok na apoy. Kakuha nga ng isang netizen, makikita ang kulay itim na usok at nagngangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa barangay 775 dito nga yan sa Santa Ana, pasado alas 6 ng umaga kanina. Kumulong na nga rin ang ilang residente sa mga bumbero na apulay na apoy. Nasa gitna rin kasi ng barangay itong bahay na pinagmula na sunog, kaya mabilis lumapang ang apoy sa mga katabing bahay na pawang gawa sa mga light materials. Naging pahirap pa naman ang pag-apulay sa apoy dahil makitid lamang yung mga espininta na tanging daanan papasok at palabas sa lugar. Nakadagdag pa sa pangamba nila yung sangkatutak o maraming junk shop sa paligid dahil sa dami ng mga salakal na nakaibas na madali raw masunog. 3 pamilya ngayon ang kanya-kanyang bantay muna sa mga naisalba nilang gamit. Marami sa kanila, sa gilid lang muna ng kalsada na natili, habang iba, nakisulong naman sa kalapit na simbahan. Maswerte namang walang naitalang nasawi o nasugatan dahil sa sunog. Ruth, kaninang pasado alas 8 pa ng umaga, sinabing under control yung sunog. Pero sabi ng Manila Bureau of Fire Protection, hindi agad na ideklara yung far out dahil naniguro muna sila sa ginawang overhauling para hindi na nga muling sumiklab ang panibagong apoy sa pinangyarihan ng sunog. Ruth. Pero mo, natukoy na ba nila kung ano itong pinagmulan? Well, Ruth, sa inisyal na investigasyon, napabayaan kandila yung sinasabing sanhi ng sunog. Naputulan doon kasi ng kuryente yung sangkot na bahay, kaya gumamit muna ng kandila ang nakatira rito. Ang problema dyan, Ruth, iniwan doon kasi itong nakasindi sa ilalim ng hagdan at posibleng nasagi ng alaga nilang aso habang bumibili naman sila ng almusal sa labas. Ruth. Nako, yun nga, kaya ingat po sa ating mga kapatid. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.